Tapi ngayon ay mold me again. Sabi po sa Jeremiah, pwede po ba kayo magbasa? The word which came with Jeremiah from the Lord said, arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I will go down to the potter's house, and there you will see me something like the wind. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can a man rule with you as his father? Says the Lord. Look, as the clay is in my hands, so are you in my hands, O house of Israel. Six. Parang ng 6 point? Ayan, okay. So, balik po tayo sa 1. Okay. Ang salita ng Panginoon ay dumating po kay Propeta Jeremias mula sa Diyos. At ang sinabi, tumayo ka, pumunta ka doon sa magpapanayok, sa bahay ng magpapanayok, at doon ay sasabihin po sa inyo ang mensahe. Sunod po yung 3. Tapos, pumunta siya doon sa magpapanayok. Panayok, may Tagalog na nga naman. And then, nakita niya, nadatna niya na ito magpapalayok ay gumagawa, iginugulong-gulong niya yung puti, clay, doon sa isang lagayan ng puti para gumawa ng palayok. At bigla itong nasira, parang nasira. Tama po ba? Nasira. Okay, nasira. Sa kamay ng magpapalayok. So, he made it again into another basin. Kahit nasira, ginawa niya ulit doon sa lagayan at ito ay lumabas na gumanda o napurma niya. Then pagdating sa 5, ang sabi niya, then the word of the Lord came to me saying, at dumating ang salita ng Diyos pagkatapos ay pinakita ng Panginoon sa kanyang magpapalayok. At sinabi niya, O Israelita, di ba pwedeng gagawin ko rito sa inyo katulad ng ginawa ng isang magpapalayok? Sabi ng Panginoon, at tingnan niyo ang putik sa kamay ng magpapalayok. At kayo po yon at akin pong hawak. Kayo po yun, kayo po yung clay, kayo po yung pote, at ako po ang humawa sa inyo. Amen. Narinig ba tayo? So, are you in my hand, O house of Israel? Now, mold me again. So, dito po ay sinadyan ng Diyos na dalhin si Jeremias doon sa isang magpapalayo upang ipapakita ng Diyos kung paano po niya ginawa ang mga Israelita, paano po niya minumul, paano po niya likha, paano po niya hinulma ang Israel. At itong paghulma ng Diyos ay hindi lamang po sa Israel, kundi tayo hinuhulma rin ng Panginoon. Amen. Pagkisabi sa katabi mo, hinuhulma ka ng Diyos. Amen? Amen? So, ang buhay natin, pag tayo po ay hinahawakan ng Diyos, huwag nating sabihin na pag hinuhulma tayo ng Panginoon, minumul tayo ng Diyos, dumanaan tayo sa isang proseso na kung saan mararamdaman natin na para po tayong dinuturo. Amen? So, sa verse 4, atras muna, okay. Sabi sa 4, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Now, it's simply because yung putik ay may problema. Hindi po yung gumagawa ang may problema. Amen po ba tayo? So, yung paggawa o yung gumagawa
Wala po doon yung problema. Ang may problema ay yung puti, kaya siya po'y nabasag o nasira. So, ako'y may lahing buhunan. Kaway-kaway sa mga buhunan din eh. Okay, buhunan ko. May layak buhunan ko. Ang pangunahing hanap buhay sa amin way back mga 50, 60, 70, sabi ng aking tatay, ay palayo. Bangandong, ibang magbanganong. O ibang master ng sisa ka, alam sir ng sisa kung ano po yung banga. Yung banga or palayo, dito, alam lang natin sinasaingan. Dito tayo nag-maxi kasi masarap siya at minsan tinola. Pero sa amin, yung banga, doon po namin iniimpak yung tubig. Malamig siya. O, para mag-inom. Doon po kami, kasi mula pa naman rate noong unang panahon, doon po kami gumagamit ng pag-inom ng tubig. Kasi masarap ang tubig at saka malamig. Okay. So, nakikita ko kung paano gagawin yun, yung putik. Kailangan, katamtaman, kailangan maayos yung pagkatimpla sa putik. Kasi yung putik ay hindi po ordinaryong putik po yun. Isa po siyang uri ng lupa na kailangan ibabad o lagyan na siyang tubig. Ngayon kung paglagay ng tubig ay medyo sa Bisaya pa uga-uga, medyo toyo, hindi malapot, hindi siya basa, so hindi kaya siyang purpahin. Amin, narin po tayo? So yan po ang yan po ang proseso sa paggawa po ng pan or malayo. So tandaan po natin na ginagamit po ng Diyos na isang halimbawa ito upang manariwa sa ating kaisipan na tayong lahat, ang ating pong unang mga ninuno, si Adan at si Eva, ay ginawa po ng Diyos mula po sa puting. Kaya tingnan mo, ang katawan mo, dalawang araw, ako kanina na ako namigo, kung naliigo ako kanina, kusay Tagalog ka ng Manlugod, Hilon, sabi ko, saan ba to? Hindi naman ako lumabas. Wala naman alikabok. Wala pong uubrang alikabok sa ganitong tag-ulan. Pero habang hinihilon ko, grabe, ang kapan ng libat. Oo. Di ko nga naupos eh, kasi sobrang labing. Kaya, ang medyo na tanggal-tanggal ko lang yung dito lang. Pero yung sa sengit, sobrang kapal. Di ko na nililis. Sabi ko sa patugangin, nag-remind ng Diyos na tayo ay galing sa puting. Amen? At ano bang oras na ibabalik sa puting? Amen? Kahit gaano pa kahit surada, kahit gaano pa kagwapo, gaano ka pa katangkan, gaano ka pa kamistos, isuhin katulad mo. Dalawa kami may siso dito eh. Bombay na lang. Ayaw mo? Bombay. Kung ang Bombay ay nagpapautan ng pira, kami klaseng Bombay na namutan. So, isang araw, babalik talaga na babalik kami, babalik na babalik tayo sa lupa. Kasi galing tayo sa lupa. Amen? So, ginamit ng Diyos, ipinakita niya kay Jeremias, upang paalalahanan ng mga Israelita na ang Diyos ang may karapatan na hubugin ayon sa kanyang gustong gagawin sa kanyang buong mga nilikha tayo. Amen? So, sabi niya sa 4, sabi niya, and the vision that he made of clay was marked in the hand of the potter, so he made it again. Ito another vision. Na kung nakikita mo, ang Diyos pala, paghawak ka ng Diyos, at pagnais ng Diyos na imon ka niya, gagawin na gagawin ka ng Diyos para ikaw ay magiging isang mabuting sisidlan. Amen. Vision, sisidlan. Tama? Tama?
slowly. Kaya, ang tawag sa atin, abisil ang uunod. Abisil ang uunod. Dapat, gagawin ka ng Diyos dahil nais mo niyang magiging sisidlan ka sa kanyang kaluwalhatian. Para mag-glorify ko ang Panginoon. Amin ba tayo? Alleluia. So, may mga panahon. No? Piruin mo ha. Galing ka sa isang estadong pamumuhay na makasalanan. Ang humawak sa iyo, ang humawak at ang gumamit sa pumbuhay mo, walang iba kundi si Satanas. Kasi nung panahon na di pa tayo kay Kristo, ay isa pa tayo, nalipin tayo sa kasalanan. At alam mo po, ang hari ng kasalanan, walang iba kundi si Satanas. Amen? At tayo pinalaya na ni Kristo, wala na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya lang, yung ating buhay, pagdating natin kay Kristo, kailangan ibon ng Diyos muli. Narin po tayo. So, kailangan niyang ibon ka kasi para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya paghawak ka na ng Diyos, makikita mo ang versikulo na nawasak. Amen? So, hindi pwedeng sabihin na hawak na ako ng Diyos. Born again na ako. Kung kailan pa ako nagiging membro sa Zion of Christ, saka ko pa naranasan ito. Ang di mo alam na ikaw ay hinubog ng Diyos. Minumol ka ulit ng Diyos. Dahil ang purba mo ay ang dati mong pagkatao ay wala pong purba. Nagkakot ang purba, naiintindihan ba? Walang maayos. Kaya madali ikaw ay nagiging babasagin, ikaw ay madaling mawasak sapagkat number one, hallelujah, matagal kang ginamit ni Satanas. Matagal kang ginamit ng katiliman. Amen po ba tayo? Then, isa pang significant po rito, sa una natin panahon sa paglilingkod sa Diyos, wala pa po tayo sa proseso na natanggap natin agad ang Holy Spirit. Ang tubig, ito po ay nag-derives po ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang siyang nagpapatibay sa ating buhay Kristiyano. Amen. Ang tubig, ang nagpapatibay, nagpapalambot, ngunit siya rin ang nagpapatibay sa isang palayo. Kung wala ang tubig, hindi mo mapupurma ang palayo. Without the Holy Spirit, hindi rin po maripurma kung matransform yung buhay pananampalataya mo. Amen po ba tayo? Amen. So, ang kagandahan dito mga kapatid, no? Kahit ikaw ay dinudurog sa Bisayang pag-ingumot-umot ka, namuta ka, no? Dahil gusto ng Diyos na magdurog ka muli. Ang sabi niya, dito, so he made it again into another visit. Balik tayo. And the visit that he made of clay was marred in the hand of the potter. In the hand of the potter. Walang problema yan kung mapasak tayo muli. Amen. Kasi imumol tayo muli ng Diyos. Ang importante, nasa kamay po tayo ng Father's hand. Amen? Amen. Nasa kamay po tayo ng magpapalayo. Ipupurma ka niya muli. Hallelujah. At alam niyo ba yung magpapalayo? Sa Bisaya pa kumutumuto na niya. Ano ba Tagalog nun? Yung labutakin ka na. Kumuton. Pagkatapos, buhatin, ibagsak. Para kumagawa ng kanila yung tinapay. Kumuton. Hindi mo makatabang dahil kung saan ang salitang kumut. Binamasa, buhatin, tapos ihampas. Hampas Diyos. Bago niya ihulma muli. Amen? Now, ang buhay natin gano'n mga kapatid eh. Habang hindi makikita ng Diyos yung perfectong gusto niya mangyari sa buhay natin,
mawasak. Pero ang mas ang kagandahan nito, nawasak ka nga, pero ipupurba ka muli dahil nasira ka na. Amen, amen po tayo? So, meron tayong karanasan na pagdaanan. Itong deal na ngayon dito, masusubok ang ating buhay. Walang malangay. Dahil minsan, i-allow ng Diyos ang mga problema darating sa buhay natin. Dahil ito lang ang paraan na magmumol o imumol niya tayo. Hallelujah, para ready po tayo maging isang sisidlan sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba tayo? So praise the Lord! Kaya kung may pinagdaanan ka, hallelujah, forgive the past and move on. Because God prepared a brand new future and I'm the one of us. Gumagawa siya ng brand new kaparaanan, brand new kinabukasan, basta kalimutan mo yung nakaraan dahil dumaan ka lang sa proseso. Hallelujah, sa kamay ng Diyos. Amen. Kaya, mold me. Hallelujah. And make me again. Para magiging brandyo po tayo sa paningin ng Diyos. Amen po ba tayo? So Lord, bakit mapagdaanan pa ito, Panginoon? Bakit kailangan ko pang dumaan sa proseso na ito? Kinu-question natin ang Panginoon, di ba? Kinu-question natin ang Diyos, Lord, bakit pa dumaan ako sa ganito? Wala tayong karapatan sa Romans 9, sa kiyano na natin, pag-imasa ko. Okay. Wala pang karapatan ang magpapalayo. Ha? Na gumawa ng palayo na bumubuo ng mamahali o mumurahin si sinlan mula sa isang atungtok ng putik. Sabi ng Diyos, wala pa akong karapatan na gagawin ko ang gusto ko ayon sa aking nakikitang karapat-dapat sa buhay ng tao. Kinabit lang namin bawat itong putik, pero tandaan nyo na tayo po itong putik. Amen? Hinago lang tayo ng Diyos mula sa putik. Putik ka, hinago ka para purbahin, purbahin ka ng Diyos. At siya lang ang may karapatan na gawin yung nais niya upang siya'y matuwa, hindi ikaw ang matuwa. Amen? Karamihan sa atin naglilingkod sa Diyos para makuha niya yung gusto at higit sila gusto niya yung matuwa. No, okay. Tinawag tayo ng Diyos para matuwa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba tayo? Pag bibigyan mo ako ng isang tasa ng mamahaling tasa at kahit kape ang ilalagay mo doon na walang asukal, magpapasarap ako sa paghimok ng kape. Hindi dahil masarap ang kape, napapasarap ako uminom ng kape dahil yung nilagyan ng kape, hallelujah, kagalang-galang karispiris pito dahil isang mamahaling sisindan. Amen. Amen. Alam niyo po ba sa mga mayayaman? Sir-sila tayo kasama ko doon. Pumunta kami doon kay Alvarez kasi tinanong namin yung mansion doon kung magkano mo pa. Ayun po sir, kung maalala mo doon sir, pumunta tayo doon. Sir, binigyan kami ng kape. Maliliit na kape. Tasa. Maliliit na tasa. Pero tinignan ko yung tasa, sabi ko, di ba di kung magkamali ako matapot itong tape, huwag lang ako makabasa ng tasa. Kasi yung lagyan pala ng tasa, alam kong napakamahal mo. Balik lang yung tasa. Yung kape, sabi ko, kape lang naman po ito, dinari kape. Yung kape bang, yung kape, hindi yung road cup, kape, yung kape, this kape. Sukalan mo? Sabi ko, ang mga mayaman, ganito lang pala. Pero yung kanyang lalagyan, mag-ingat ka. Kasi sabi nga ng aking kaibigan, si Pastor, inong pastor, doon na sa Saudi Arabia, kasi engineer siya, sir, mapangalan nun, yung pastor, nagbibinta ng
magagamit sa Mindanao na assistant pastor. Granada. Meron daw siyang kasama, kasi engineer siya, meron daw siyang kasama na inimbitahan doon sa mayaman na Arabo, kasi nagtrabaho sa Arabo yun. Ngayon, kahit siya engineer, so parang first class yung VIP siyang trinato ng Arabo. Nag-serve ng kape. Itong kasamahan niya na kontraktor, dahil sa ganda ng inupuan, ginto, at yung tasa, may design na ginto, nanginginig yung kamay sa paghawak. Eh siguro, hindi niya na-control, bumagsak yung tasa. At alam niyo po yung halaga ng tasa kung dito sa Pilipinas, 27,000. Simila na kape. Ang kape, magkano na ng kape, pero ang nawasa, 27,000. Tara po ba tayo? Alam niyo po mga kapatid, tandaan natin, pag Diyos ay naglikha sa atin, pakiramdam natin, mamahalin tayo o mumurahin tayo sa ating palagay dahil yung ating pamumuhay ay hindi limited katulad ng iba. Pero tandaan po natin, Diyos ay naglikha, hallelujah, para sa pagluwalhati sa Kanya. Kaya ikaw ay mamahalin. Hallelujah. Amen po ba? Mamahalin ba yung nilikha ng Diyos? So, ang mensahin po natin sa umagang ito, dito makikita natin na nasira, ngunit he meant it again. He meant it again. Ibig sabihin, ginawa niya muli. Bagamat nasira, ginawa niya muli. Tayo Kristiyano, may pagdaanan tayo na akala natin na wasak yung ating buhay. Na wasak yung ating pamumuhay. Hallelujah. Pero ang kagandahan, ginagawa tayo muli. Amen. Kaya kalimutan mo na yung nakaraan sa buhay. Tanda mo, binago ka na ng Diyos sa araw na ito. At kung mabasag ka pa muli, papaguhin ka pa ulit ng Panginoon. Amen. Papalagpakan natin ng Diyos. Hanggang dito lang po ang aking mensahe kasi meron po po tayong second service. Tayo po yung tumayo. Tapusin natin ito natin panambahan. Hallelujah. Para makapasok po tayo sa pangalawang service. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyo pong pagpalaala sa amin. Lord, ilang beses man kami, Panginoon, na dumaan po Diyos ng pagkabasag. Hallelujah. Pero salamat dahil ang aming pagkabasag, Panginoon, hallelujah, ay nasa inyong makamay. At kami naniniwala na muli po ninyo kami imumul, Panginoon. Kung may mga ilan man sa aking mga kapatiran ngayon na pakiramdam nila ay basag, wasak, Lord, I pray na inyo po silang gulbahin, Panginoon. Hallelujah. Ayon po sa inyong gusto kinisin niyo sa kanilang buhay. At ako'y naniniwala, Lord, hallelujah, na sila po, Diyos, ay muling magiging kapakipanginabang at haharap po sa inyo, Diyos, na maluwalhati po ang iyong banal na pangalan. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.